Good morning mga kapadi. Andito na po tayo sa umagang ito. At mahanap po tayo ng pako ngayon umagaw. Lalawak natin doon sa isda na binili ko. Gagataan. Maghahanap po tayo ng pangulam na gulay. Pako. Samahan nyo po ako paghanap ng gulay. Yung pako sa nyugan. Yung gala na gulay. Si Maxim, tatabas. Ayan sila mama, magtatabas sila. Si Dudong, tatabas sila. At ako naman ay maghahanap ng layas na gulay. At samahan nyo po ako. Yung laga na gulay. Hanap po tayo dito sa mga tabi-tabi. Wala na gulay. Yan, naglalalim po yung tradition. Para nag-chocolate. Para nag-chocolate yung tubig. Naglalalim. Dito po tayo pupunta. Maghahanap tayo ng pako. Pako. Sarap po yun pag nakatikim kayo nung gagataan mo na yung unang gata lang ilalagay nyo. Unang gata lang. Wala na dito. Nagugusaw na yung mga puno-puno. Siguro nagpapanibagong tubo sila. Yan. Yan. Isa po yan. Ganito po. Yan. Ganito. Pako po yan, tawag yan. Yan, dito po. Yan. Ito, pako. Masarap po ito sa isda. Papatong mo lang yung isda pag minataan mo. Yung mga kulikot. Yung mga layas na gulay. Yung mga taga Manila pag nakaka-uwi dito, nahanap sila ng ganito. Talagang ano sila. Sarap na sarap sila dito pag ano, yung kagaya nung nilang kapatid nila, ni Papa, yung stepfather ko. Pag nag-uwi yun dito, hanap sila kagad dito. Kasi ma, doon daw sa Valenzuela, ano, lagi nilang karne, isda, ganyan. Tapos minsan nakakabili daw sila ng gulay doon. Ano? Lanta na. Kagaya nung sitaw, lanta na. Hindi na sariwa. Ayan po. Ayan. Yan ang pako. Kaya po dito sa amin noon, yung mga anak ko, yung asawa ko. Ganito lang. Hanap-hanap lang ako nito noon. Tapos mabili lang ako ng yung tinapa. Okay na. Happy na kaming mag-anak. Sarap na yung salo-salo namin ito. Sarap na yung salo-salo namin mag-ama. Mag-asawa ko noon. Nabubuhay pa. Minsan, yung gabi. Yung talbos ng gabi. Talbos ng gabi. Kaya pag may bunga yung santol, ginataang santol, yung kinakayod na santol. Madami-dami na po. Oh. Kaya dito sa amin mga kapadi, basta may bigas ka lang, buhay ka na, may ulam ka na. Kaya ako noon, hindi ako nagpapawala ng trabaho. Pag nakatrabaho ako, nagsahod ako sa contraction. Nabili na kagad ako ng bigas. Talagang yun ang pinapasigurado ko. Bigas kagad. Kasi yung pangulam-ulaman lang ay ito na. Madali lang makuha. Bili ka lang ng yung halagang 75 na isda.
patong mo lang dito na may gata lang, bawang sibuyas lang, okay na, luto na ito. Katalo na, talagang puspusan ang harapan sa kainan. Iwan na muna natin dito mga kapatid. Yan, na yun. Sa kapatid, ito pag mahanap kayo ng ganito, yung nag-ulan siya, kasi ang bilis niyang lumabas pag yung maulan. Ang bilis niyang lumabas. Ayan, tingnan mo. Pati minsan sa isang puno, dalawa, tatlo, ganyan. Ayan, minsan pag yung wala akong trabaho, nahanap ako nito, madami. Talagang binibinta ko sa palengke, sama kami ni Commander noon. Tataliin lang namin ng mga isang ganito sa kamay. Ang binta minsan 15 lang, minsan 10. Okay na. Basta mayroon kayong may maibili na kami ng bigas. Minsan pag may bunga yung tanim kong saging, sinasamahan ko ng saging. Kaya noon ganun lang ang buhay namin noon. Pero ngayon hindi na ako yung sabing nahihirapan na may mahanap pa kapag umaga. Gabi pa lang mag-iisip ka na pag uwi mo kung paano na naman bukas, sunod na araw, ganyan. Kasi noon pag ako nagtrabaho, pinabalik ko kaagad yung kukunin kong pinagtrabahuhan ko. Minsan bago mga 3 araw ganyan, kukunin ko na. Kasi estimate ko na yung nakuha ko noon na pira na naibili kong bigas, paubos na naman. Kaya kailangan ko naman magkapagbili. Yung mga anak ko, baon, pamasahe. Tapos lalo pa nung mawala yung asawa ko noon, talagang madaling araw pa, alas 2, minsan gising na ako. Maasikaso pa ako doon sa mga anak ko. Ngayon po yung buhay-buhay ko noon. Talagang kahit talaga gusto mong magpahinga, hindi mo magawang magpahinga kasi ganyan nga. Nag-isipin mo lagi. Iba talaga yung pag may pamilya ka na yung matatawag mong pamilya mo, sariling pamilya mo, yung talagang paglalaanan mo ng panahon. Kaya nga sabi ko noon, sabi ko dyan sa mga anak ko noon, sabi ko mag-aral kayong mabuti anak, para hindi kayo katulad ni Papa na maghahanap palagi, mag-iisip pa kung saan makakakuha, makakahiram yan. Kaya buti naman yung anak ko, mga maano man, nakikinig man sila kay Papa nila. Ayan, gugulayan ko na naman sila ng pako. Ano? Gaganda po. Gaganda ng pako. Minsan yung kurulikot pa siya, ang gandang tingnan. Yung parang mga buhok na kulot, ganun. Ayan mga ganyan . Kasi isang kulo lang ito . Luto na. Ang bilis lang. Lalo na ito sa tabing ilog, marami nito.
Doon, mabilis doon kasi may tubig doon eh. Madali lang ang ano, mapresko doon sa tabing ilog, lalabasan ka agad ito. Lalo pa pag maulan, doon sa tabing ilog, ay ang lalaki. Nagala ako noon, doon ako nahanap yung pag, wala akong trabaho, yung titinda namin ni Commander noon. Doon ako napunta. Kasi yung mga ano doon halos, mga ganito na kalalaki yung puno sa sobrang taba. Tapos yung mga dahon yung tataba. Hindi kagaya nitong kinukuha ko ngayon. Ayan. Ayan mga kapadyo. Dami-dami na. Dito pa lang ito. Lalo ako doon sa ilog ako magpunta. Madami ito. Iwanan ko muna. Babalikan na lang natin ito mga kapadyo yan. Iwanan ko muna. Maghahanap tayo dito. Sa kabila. Ayan o. Oh, yeah. Taba o. Oh. Taba-taba. Pag ikaw nga nakakaalis din po ito ng stress kasi malilibang ka kahanap sa kanya. Lalo pa pag ano, yung madami na, malilibang ka. Kaya ako noon, ganito na lang ginagawa ko pag medyo naguguluhan ang isip ko. Ayan. Nahanap ako ng ganito. Kasi malilibang ka talaga. Malilimutan mo yung mga puro problema mo dyan. Pero ngayon, okay na yung buhay namin ngayon. Tsaka, yung mga nararamdaman ko noon, nawala-wala na. May ilan-ilan na lang ako nararamdaman sa katawan ko. Kaya pala noon, pag ano, kunting trabaho ko lang na mabigat, talagang nasama na yung pakiramdam ko. Pero tinitiis ko lang noon. Pero ngayon, hindi na. Kunti na lang. Ito na lang ano ang problema ko. Ito, dyan na lang. Yun na lang ang nararamdaman ko. Parang mahirap po pala talaga pag nagkakasakit. Pero kahit noon, kahit may sakit na ako, hindi ko lang sinasabi sa mga anak ko para hindi din sila panghinaan. Ganun na lang ginagawa ko. Kaya, ngayon, sobra akong nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Kasi, noon yung buhay po talaga namin, mga kapadi. Talagang, ano, talagang, hindi ko maintindihan noon kung anong gagawin ko na, lalo na mawala yung commander ko. Para kung tinakluban, para akong nawala ng pag-asa. Pero nalabanan ko yun. Sabi ko nun sa mga anak ko noon, buti pa doon muna kayo kila lula mo sa Bisaya. Ayaw pumayag nung mga anak kasi ayaw nilang malayo din sa akin. Kaya ganun ang ano namin. Kaya nga ko pag nasa ano yung kagaya nung Boracay, nalulungkot ako kasi ako masaya, yung mga anak ko hindi. Kaya di ako sana yung ano malalayo yung mga anak ko. Kaya pasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi binigyan ako ng mga anak na ganyan. Hindi sila naghahanap na kung anong meron na kami. Kung anong meron, yun. Masaya na. Hindi na naghahanap ng mga maluluhong bagay. Kaya kahit hanggang ngayon man, mga kapatid, ganun pa rin yung mga anak ko. Masaya na sila kung anong dumarating sa kanila ngayon. Halos yung mga kaklase nga niya minsan,
yung bunso ko, yung mga klase niya. Tuwang-tuwa pag na dating siya, kasi andyan na niya si Catherine, yan, napalibre niya tayo, ganyan. Yan, nililibre man ni Catherine. Ayan, ganyan. Ganyan na ganyan talaga yung mga sinasabi ko sa mga anak ko. Buti, sinusunod naman ng mga anak ko. Sabi ko, pag sobra naman, huwag naman. Magsalita din kayo pag sobra na. Kasi pangit man yung inaabuso ko man na. Hanggat kaya, tiis. Pag hindi na, magsabi. Salita. Kasi pangit naman yung sobra man na masyadong sasamantalahin ka ng minsan na noon nauwi yung bunso ko, binubuli, sabi ko bayaan mo na lang anak ko, pero ngayon malapit na sa kanya yung mga ano niya, halos nasama na sa kanya sa bahay, marami ng kaibigan yung mga anak ko dyan. Yeah. Sobra ko nagpapasalamat sa Panginoon talaga, kasi hindi kayo pa, sa Panginoon natin wala man tayo dito sa mundo, kasi yung binigay pala sa akin na ano, pagsubok lang pala yun, at ito na, nakayanan ko, lumaki na yung mga anak ko. Dati yung mga anak ko mga ganito lang katataas, ngayon laki na, halos lalakihan na ako mga kapatid. Kinakain lang namin na ano, ako, Gabi, kaya minsan namimiss ko, ayan, naghanap din ako ngayon, kaya namimiss ko magugulay ng pako. Kasi tamang-tama ka ako, nag-ulan kagabi. Ilang araw na din nag-uulan dito mga kapadi, ano, halos makulimlim pa yung panahon. Kaya, ito na. O, tingnan nyo po mga kapadi, ano, ayun o, daradalawa. O, daradalawa o. Kasi pag maulan talaga ganyan, sisipaglabasan sila. Mabilis sila mag, yung ano, yung magtubo. Yan. Hindi na siguro ito. Tapos pag mahimay ka nito, malagay ka lang ng tubig sa planggana tap. Para minsan may uod ito, nauod din ito. Ayan. Ito ang gulay na walang spray. Natural lang ito. Ito yung lugar na binabantayan ni Papa noon, yung tinan, yung buwan na bubuhay pa tinan siya dito. Dati noon, itong lugar na ito, marami po itong mga kapadin tanim. Minsan, ang palaya, talong, doon naman sa baba, ano, kamuting kahoy, gabi, yung nalaman na gabi. Yeah. Yung ngayon, wala na. Kasi, kumbaga sa ano, wala akong hilig, wala akong hilig magtanim ng ano, mga ganyan, di ako marunong. Yan. Ano yun? Nawala na mga kapadi yung pack na nilagay ko dito ah. Nalimutan ko na kung saan ko na ilagay. Dito pala. Ayan, madami-dami na. Tara na. Tara na mga kapadi. Uwi na tayo. Kasi pwede na ito. Madami na. Mayroon pa ako doon iniwan. Yun yung palibot na yung sa may panabi doon. Danawan niya pa ganun yung doon. Hanggang doon sa dulo.
Alam mo yung stepfather namin, mga kapatid. Doon ako nakaramdam na may papa ako. May tatay ako. Kasi, ano siya? Talagang doon ako nakatuto sa kanya ng yung mga magagandang asal. Sabi nga niya sa akin noon, hindi ka na nakapag-aral. Mag-aral ka, magtanim. Ang problema naman po, hindi nga ako marunong. Talagang sa totoo lang, hindi naman sa katamadan. Talagang wala lang siguro sa buhay ko maging partano. Siguro gusto ko man magtrabaho ng magandang trabaho. Ang problema, wala naman. Hindi ko naman din kaya mag-aral. Kaya ganito na lang ako. Kaya hanggang itatanim ko lang noon, mga kapatid, mga puno ng saging, gamuting kahoy. Tapos yung asawa ko naman, mahilig magtanim din. Kaya na lang ang natanim. Kaya tinutulungan ko na lang magdamas. No? Ayan. Pwede nito, mga kapatid. May panlagay na tayo. Uwi na tayo ngayon, mga kapatid. Salamat sa lagi inyong pagsuporta sa akin channel. At ganito na lang ang video ko. Alam niyo po pa sa yung kinikita ako ngayon dito. May nabibigyan po ako, kaso di ko na po binibidyo. Yung isang bisis, yung kumpare ko, yung na-stroke, pati yung tatay na-stroke, nabigyan ko na. Yun lang ang nakita nyo sa video. Yun lang ang makikita nyo sa video yung nabigyan ko. Kasi matagal na ako dun hindi nakakapunta sa kaibigan ko. Ngayon, kumpare ko na. Kasi noon, pag walang-wala ako noon, doon ako nakakahiram ng pira. Hindi ko man managsabi nga. Minsan, mahiram. Habi ko, huwag na. Sa'yo na lang yung padi. Huwag mo nang bayarin. Kasi noon, talagang, ang bilis man nila pag maghiram ako. Ayun, binibigyan ko man. Binibigyan ko lagi. Binibilang ko ng gamot. Yung kinikita ko po dito, nakakapagbigay ako. Nagaya nun sa mga titas yung bigay sa akin, pabirti sa akin, naubos na. Kasi bala ko, bibili ako ng baboy, wala. Hindi naman ako nakabili. Kaya, siguro, darating na lang yan. Kaya, ayan po, salamat po sa inyo. Andito na po tayo sa bahay. Oh, grabe ang liwanag na po. Grabe talaga mga mag-iinang yan, yung biyanan ko. Winalaan yung damuhan, no? Ninyo mga kapatid, winalaan yung mga damuhan, no? Grabe pala ito, magwalang magkakapatid nito sa kayong bianan ko. Winalaan yung damuhan. Biluin mo yan. Durog-durog yung damo, no? Para wala pala ito, mga kapatid, si mama. O tinan mo kayo, no? Galit na galit, oh. Naaway yung damo. Ayan, nandito na po tayo ngayon, oh. Ipako na tayo. Ipanlagay na tayo sa fish. Pisda. Yan, malinis na yung palibot ng bahay. Grabe talaga. Yan, magbad na. Ganda. Mayroon pa langgana. Lagyan natin ang isda yan. No? Malinis na talaga, oh. Grabe. Ay, yung wire. Yung ano ng wifi. Yan, yung dalawa pa.
Oh, yung dalawa. Ha? Oh, yung dalawa. Yan. Yan, maliwanag na. Ano mo, Sim? Ito, putputin mo ito. Ito. Putputin mo yan. Putput yung sagad mo dito. Para magandang tingnan. Ma! Tama na dyan! Buta ng palo si Rubay Dulog. Kilid. Yan, maliwanag na. Winalaan ng mag-iina. Saan, ma? May CR yan pa, ma? May CR baga doon sa loob. Takot daw si mama kaya pala nilinisan nila. Sa labas pa na CR. Kala ko baga, ma, pag Bisaya, matatapag. Siya, ma. Ayan, no? Ayan yung mga pato, ang daming sisiw. Ang galing, Dick! Ang galing! Naayo ah! Doon ka natulog! Ayan, pauwi pala si Dick. Doon ka natulog! Ang galing siya doon sa kapatid niya pala. Yan yung anak ni Ate Opel, yung binigyan na bigas ni Tita Lia. Yan yung anak yun. Yan, tapos na tayong mag-ahimay na lang tayo mamaya. Yan, malinisa din dito sa likod. Ayan po, maraming salamat po uli sa Panginoon Diyos at nakarausan naman kami ngayong araw. Ayan. At maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin at sa maglangga. Maraming salamat po. At lagi po natin suportahan sila Daddy Donut at Rini Provinciano. Paring rin niya talagang matibay yan. At laging andyan para sa akin. Kasi hindi talaga ako matututututo yung mag-edit. Talaga ako marunong. Kaya nagpapasalamat akong sobra kay Paring rin niya. Maya-maya tatawagan ko na naman yun para atikman niya yung pako. Yan, supportan din natin lagi si Titay kanyang channel Titay's Vlog yan. Si Mabel yan, yung kapatid kong babae supportan din po natin at yung maglangga at sa Tingkalingap, buong Tingkalingap yan, sila Rab at si Kabal at Ate Edna at sa T-Boys yan. Kahit ganito lang ako, hindi man lang ako ganito lang ako dito sa bahay. Okay na ako, masaya na ako. Hindi na ako nahihirapan magtrabaho sa construction. Kaya nagpapasalamat akong sobra. Hindi na ako nahihirapan kagaya nung. Ayan po. Maraming salamat din po sa mga viewers. Lahat ng nagmamahal sa pamilya ko. Kaya kila Ate JM sa grupo niya, kila Tita Lia, kay Rochelle, salamat sa inyo. Talagang hindi kayo nagsasawa sa amin. Diyan lang kayo lagi. Tita Lia, mag-iingat ka dyan lagi. Pagaling ka. Pagkalakas ka. Para makarating ka uli dito. Alam mo, namimiss ka na dito sa bahay.
Imbis ka na namin dito titilay. Yan, maraming labahan. Malaba kami mamaya. Yan po. Salamat po ulit. Maraming salamat. At supportan din natin pala si Sherwin TV. Yan. Yan po. Salamat po. Bye-bye. God bless po sa inyo lahat mga viewers. Mamahal sa amin. Walang sawa. Ayan po. Bye-bye po. Ayan na mga kapatid. Naluto na ni Dudang yung pako. Ayan. Ayan, may halong isda yan sa ilalim. May halong isda. Ayan. Ayan na yung pako. Tapos may pinirito tayong isda. May saging pa. Kaya na tayo mamaya-maya. Hintayin lang natin si Pring Rene. Yan, yan na po ang pagkakaluto ng pako. Yan ay masinain na.